Idol Victor Channel. Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Marami pong salamat. So ituturo ko sa inyo ang service entrance, kung paano pagkabit itong entrada na to, pati yung electrical meter base, pati itong NEMA at breaker. So mag-uumpisa na po tayo, ipapaliwanag ko po sa inyo. So guys, itong kulay dilaw na ito, galing po ito sa meron ko. So bibigyan po kayo nito kapag humingi po kayo. Andiyan na po yung mga listahan ng mga materialis na gagamitin. At gusto ni Meral ko na height, nandiyan po nakasulat na yan para sa meter base. At ganun din po yung loop kung gaano kahaba para naman po sa service entrance. Ito naman yung plano ng electrical layout para sa bahay na inaproban ng munisipyo ng Electrical Engineering Office. So lagi nito titingnan yung service entrance layout at legend and symbol. Kung sakaling din nyo alam, yan dyan, legend at symbol. Para sa drawing. Nakadrawing rin dito o nakasulat yung size ng wire para sa service entrance or line side. Nakasulat din dito yung size ng wire para sa feeder line o load side. Nakasulat rin dito kung ilang ampere ang gagamitin sa para sa breaker. Yan yung grounding rod, 5'8 diameter by 8 feet length, 16mm by 2.4 meter, with grounding rod clamp, 5'18 diameter. Diyan nakaterminate yung color white na yan, yung grounding conductor. Ang size ng wire ay 8 cm. Yung PVC pipe conduit na yan, ang size niyan ay 3/4. Ito yung NEMA 3R enclosure box. So sa loob niyan, meron circuit breaker. Yung breaker na yan, 60 ampere. Kaya 60 ampere yan, temporary lang yan dahil susupplyan lang yung mga nagko-construction doon sa loob. Ginagawang bahay o residential. Ito yung standard ng wire na gagamitin na size. AWG American Wire Gauge size niya ay number 8. Square millimeter niya ay number 18. Mampaload side dyan or line side. Same size. Size ng PVC conduit pipe, 1 inches diameter inside. At ang milk treating adapter na yan, ono rin yan. Para maikpitan yung ilalim na yan, yung PVC pipe na yan ay merong washer para sa threaded adapter. Ono ang size ng washer. So ito naman yung electrical meter base. Form 2S on single phase 3 wire line to line. Ibig sabihin ng line to line, yung line 1 line 2 ay ungrounded conductor o pareha silang hot. Makikita ang line 1, line 2 dyan sa left and right ng terminal block ng meter base. Nung dahil sa dalawang terminal block na yan na single phase sa loob ng meter base, kaya ang tinawag na form 2S. Yung makikita natin sa gitna, yan yung terminal ng main bonding jumper. Dyan naka-jumper ang grounding conductor na color white na THHN na stranded wire. Kaya yung tinawag na 3-wire system dahil sa line 1 and line 2 at grounding conductor. Kapag tinister natin yan, ang bawat linya yan ay 110 volt. Line 1, 110 volt. Line 2, 110 volt. Kapag pinagsama, 220 volt ang nakukuha natin na power. Yan yung tinatawag na line to line. Karagdagang info, sa transformer ng Meralco o sa co-op, yung X1, line 1 yan. Yung X2, neutral yan. Dyan naman nakakonek yung grounding conductor natin. Yung X3, yan yung line 2. Take note, sa mga probinsya, lalo na sa parting norte, meron gumagamit ng line to ground. So yung line 1, 110 volt yun. Para makakuha ng 220 volt, kukuha dun sa earth o dun sa ground. Sin nyo yung kanina, pinapakita ko yung takbo ng wire papunta dyan sa poste ng service entrance nang galing sa poste ng Meralco. Ang height na binibigay ni Meralco at ng co-op sa meter base, ang height niyan ay 150 hanggang 160 cm. Mula sa ground hanggang sa center ng electrical meter base.
size ng tubo na yan ay D1, 1 inches. At ang tawag sa tubo na yan, yan dapat ang ginagamit at yan ang pinapagamit ni Meralco at ng Co-op, ang RAC, Rigid Steel Conduit. Hindi pwede gamitin yung GI, Galvanized Iron, BI, Black Iron, CI, Cast Iron, Aluminum, di rin pwede gamitin. At kailangan naka-expose yan. Yan ang gusto nila. Dahil danger, fire hazard, objectable current yan kapag yan ay naka-embedded. Yan naman yung metal clamp, double hole, ang size din yan ay D1 o 28mm diameter. May dalawang butas na yan, yan ay ginagamitan ng Torx and screw para doon ibaon kapag binarinahan. FYI, for you info, na pwedeng pang gamitin para sa elektrikal na aprobado kay Meralco ay ang IMC o Intermediate Metal Conduit Pipe at ang EMT, Electrical Metal Conduit Pipe at ang RAC. Yan naman yung entrance cap o weatherhead threaded pipe. Ayan ang tawag dyan. So may nakalabas na wire na yan. Yan ang loop naman ng wire na yan ay 12 inches. At ang height naman simula sa ground to trans cap, kapag siya ay nasa service entrance sidewalk, ang minimum niyan ay 310 cm. Kung nasa public roads over driveway, the minimum clearance of service entrance niya ay nasa 550 cm. Yung service drop over building, ang clearance niyan ay nasa 250 cm. Ang minimum size of the service entrance na conductor using the copper wire is 8 cm. Hello guys, meron akong nalimutang i-discuss sa inyo, ito yung eyebolt. Doon yung nilalagay sa tuktok ng poste ng service entrance para itali yung wire ni Meralco o dyan ay ipipex. Ang size ng mga eyebolt ay merong 1/2 at 3/4 by 6. Dito sa loob ng NEMA 3R exclusion box niya, mag-i-install tayo dyan ng grounding bus bar, tinatawag na SBG o System Bonding Jumper. Dyan natin i-jumper yung grounding conductor equipment na papunta sa earth at papunta sa panel. Kung mapapansin yung grounding bus bar na yan, merong kulay blue, yan yung plastic o goma na hindi dadalag dyan yung current kung sakaling magkaroon ng shortage. Napaka-safe yan, lalo na kung hindi sinasadya na hawakan yung exclusion box na yan. Hello guys, so sa baba ko na po binubuo yung RAC Rigid Steel Conduit Pipe, pati yung electrical meter base, at ganun din po yung entrance cap. At nilagyan ko na rin po yan ng THN wire. So tinatanggal ko po yung cap nyan, yung entrance cap. Tapos yung may kulay itim po dyan, yun na papasokan yung goma, tinatanggal ko po yan, hinuhuli ko po yan. Pag naipasok na po yung wire, saka ko po ipapasok yung entrance cap na yon, at ganoon din po yung kulay itim na yon, at ibibend ko po para makapasok siya. Tapos C-clamp. So ngayon, yung meter base naman, yun na naman yung ipipex ko gamit ang screw. Right off my chest, I've been meaning to read it, so it's time to put it to rest. Is it stress, is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got some. Tell me baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out.
guys, ang diniscuss natin kanina 9 to line. So ito ngayon 9 to ground. So ano napapansin nyo sa paglinya ng 9 to ground? So hindi ba marami? So ganyan yung wiring ng 9 to ground. Sa susunod na tutorial ko, i-discuss ko sa inyo kung paano bang install ng 9 to ground. Shout out sa Jeep NIS Batch 2000 at Batch 2003. Shout out sa mga kasamahan ko sa PRM Panganiban Rotless Mafia at ang BTT Batang Tagatulay ng Prokdos Barangay Parang. Shout out Dikong TV. Shout out sa mga kasamahan ko dati sa trabaho. Shout out kay Foreman Ryan. Shout out sa grupo niya. Shout out kay Engineer Jason. Shout out sa grupo niya. Shout out kay Engineer Adrian. Shout out kay Engineer Louie at sa mga grupo niya at kasamahan namin dati. Shout out sa mga naging kaibigan ko, kakilala ko at katrabaho ko sa Samsung Electromechanic Philippines. Shout out sa facility sa engineering department. Shout out sa electrician group ng Powertrain. Yung mga naging best friend ko dyan at naging totoo sa akin, shout out at God bless you sa inyo. Shout out sa mga kasalukuyang kong katrabaho ngayon, mga Lodi, shout out. Shout out sa grupo ni Foreman Nestor at Foreman Jess. Shout out sa inyong dalawang foreman. Shout out kay Architect Ray. Shout out kay Sir Chris ng RCD Marketing Development Corporation. Shout out sa mga kasamahan ko sa property consultant, sa real estate person. Shout out sa RE Gatos Realty. So shout out po sa inyong guys. Shout out sa mga naging katrabaho ko at naging tao ko sa Northgate, sa Old Ridge at sa Stone Ridge. Shout out sa inyo. Shout out nga pala sa mga kabrotherhood ko sa Servant of the Lord sa Seoul under ng Couples for Christ. Shout out sa inyong mga bro. Mabuhay kayo. God bless you. Shout out kay Ellen Tarazuna, isang vlogger. Shout out kay Madam Melody Chusob, isang vlogger. Shout out kay Gloria Vlog, isang vlogger. Panoodin niyo po yung mga vlog nila na nakakatuwa at nakakaaliw at may mga tutorial din po doon. God bless you po sa inyo lahat.